Mga idol at kabayan, dahil sa banta ng China at North Korea, Japan, South Korea at Amerika, nagsanib puwersa. Nagsagawa ng military exercise ang tatlong bansa upang palakasin ang pagtutulungan. South Korea gustong i-deploy ang mga barkong pandigma ng Amerika na merong Aegis Ballistic Missile Defense System para tugunan ang mga banta ng North Korea. South Korea ay pinakitang suporta sa Taiwan. Black Eagles Team lumapag sa paliparan ng Taiwan. Tatlong T-50B Golden Eagle nasa Pilipinas pa rin. Bakit kaya? Ito ang balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Ang Estados Unidos at ang nangungunang dalawang kaalyado nito sa Asya ay nag-anunsyo na magsasagawa sila ng joint missile defense exercise sa Hawaii. Ang military exercise ay nagpapakita ng kanilang pagpayag na magtulungan sa harap ng mga banta ng North Korea at China. Ang mga anti-missile drill ay naganap kasabay ng multinational Pacific Dragon exercise, sinabi ng Department of Defense sa isang pahayag. Sinabi ng gobyerno ng Republic of Korea na gagamitin sa military drill ang mga destroyer na may Aegis missile defense system upang tumugon sa mga banta mula sa North Korea. Ang Aegis Ballistic Missile Defense System ay isang nakabase sa dagat na bahagi ng Ballistic Missile Defense System. Gumagamit ito ng Spy 1 radar at mga variant ng Standard Missile 3 o Standard Missile 6 para ma-intercept ang mga ballistic missiles. Ang mga sistema ay partikular na ginagamit ng US Navy Ticonderoga-class cruiser at Army Burke-class guided missile destroyer. Meron din itong land-based na variant na kilala bilang Aegis Ashore. Sa kasalukuyan, merong 47 na barko ang Estados Unidos na merong Aegis Ballistic Missile Defense System. Lima dito ay mga Ticonderoga-class guided missile cruiser at 42 ay mga Arleigh Burke-class guided missile destroyer. Noong taong 2018, matagumpay na sinubukan ng Japan ang pag-intercept o pagwasak sa isang dami na ballistic missile sa labas ng atmosphere sa pamamagitan ng barkong pandigma nito, ang GS Atago, ang lead ship ng Japan Maritime Self-Defense Force, gamit ang SM-3 Black Intercontinental Ballistic Interceptor Missile. Si Pangulong Yoon Suk-yeol na pumalit kay dating President Moon noong Mayo ay tinak upang palakasin ang magkasanib na pagsasanay sa US at Japan dahil sa nakikitang banta mula sa China at North Korea. Isang patunay na suportado ng South Korea ang Taiwan dahil pagkatapos ng Republic of Korean Black Eagles Team na magsagawa ng aerobatic show sa Pilipinas bago itutuloy ang makabalik sa South Korea, lumapag ang mga ito sa Taiwan para sa isang 4 oras na stopover. Kinumpirma ng Taiwan News na 6 sa T-50B Black Eagle Jets at isang C-130 transport plane ang lumapag sa Taiwan. Ang tatlong T-50B Black Eagle Jets ay nasa Pilipinas pa rin. Sa hindi malamang dahilan, ito ba ay palatandaan na ang mga piloto ng South Korea na naiwan sa Pilipinas ay sinasanay o nagbibigay ng karagdagang mga kaalaman sa ating Philippine Air Force para sa mga pagkuha ng bagong FA-50 Fighting Eagle na bibili ng Pilipinas sa Republic of Korea? Yan ang ating aantabayanan. Maraming salamat ang tagahatid ng balita. Good News Philippines! Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Laban Pinas!